What's up, guys? Welcome back to my channel, JSD All Around. Guys, bago ang lahat, huwag kalimutang i-like, i-share, i-subscribe ang aking channel. Pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa preparasyon sa hen para mangitlog. Kasi guys, pagka hindi mo pinipreferred o inihahanda ang inahin ng mag-ayos, ay hindi yan mangingitlog. So guys, papakita ko sa inyo kung ano ang aking ginagawa na paghahanda o pag-prepared sa mga inahin at sa cup para mangitlog. Tara na! Para mangitlog na kayo, kailangan mapaliguan. Isin, kailangan mga tulungan. Ayan na, guys, mga kaibigan. Mag-uumpisa ng mangitlog ang aking hen. Pagkatapos kong i-condition for 4 days, ayan na siya. Mag-uumpisa na siya. So, nag-iingay na rin yung cock dahil sa mangingitlog na si hen. Ayan po. Guys, first egg niya. Unang itlog ng aking hen. Yan. Pagkatapos kong condition, nangitlog na siya. 4 days lang, nangitlog na agad siya. Ayan. Ito siya. Ayan guys, ayan, isa kasabayan niyang kinondisyon ko, mangingitlog na rin. Isang oras lang ang pagitan, pumwesto na naman yung isa, mangingitlog na naman siya. Ayan, galing. Ayan si Kak. So, probin na. Pagka pinaliguan natin ang manok, ay talaga namang magiging condition siya. Ayan na siya. Pwesto na siya para sa pag-itlog niya. So guys, sana napupulutan nyo ito ng aral doon sa mga bagong nagmamanok o nagbabantam. Mga kabantam. Wow! Ayan, unang itlog niya. Kung mapapansin natin, malaki agad. Magbibigay pa ako ng tip para ang itlog ng unang itlog ng bantam ay malaki agad. Hindi kagaya ng ibang bantam ko. Ay, nung unang itlog, parang itlog lang ng African bird. Ngayon, malaki ang itlog niya dahil sa meron akong pinapainom. Sa sunod kong mga video, ipapakita ko kung ano yun. Guys, nakita niyo naman kung ano ang aking ginagawa, kung paano ko inihanda ang hen, naging ang cock,
Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay ng aking channel. At huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell. At higit sa lahat, i-subscribe ang aking channel. Bye-bye!